nakatapos sa mga. Narito ang mga kakulto ko ngayon, Gabi. Beautiful, 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 beautiful. At dahil ngayon, Gabi, nagdiriwang tayo ng kagandahan, imposible, wala ako dito. Kanina, suot ang kanila mga pulanggaw, nakita niyo ang mga past winners ng Bilibili Pilipinas, ang mga pinadala sa iba't ibang bansa upang i-representa ang Pilipinas. Ngayon, natutunghaya niya naman ang mukhang kailanman ay hindi magre-represent ng Pilipinas. Ay, lolo ko loko sa akin. Pinaghanda ko ang gabi nito dahil magtutuos kami ni Catriona. Sa sobrang paghanda ko, itong suit ko, nagmukha akong puno ng saging. Sabi ko na sa designer ko, ayusin, kaya nakakaiba ko, ayan, nagmukha akong puso ng saging. Naguluhan ni Pano, yung mukha, tikba lang yung tsura, manananggal na ito. Kinausap ko si Mac Tumang, sabi ko, Mac Tumang, gawan mo naman ako ng damit. Tinay niya akong gawan ng damit. Sinukat niya. Kaya nung pagsukat sa akin, tinanggal niya rin. Dahil yung magtumang nung sunod ko, nagmukhang tingang. Kasi ito, huwag na masisira ang karir ko, kaya hindi ako nang magsuot. Itong damit ko ay napaka-memorable sa akin ito dahil malaga ang taong nagmamayari ng damit ko. I wanna say thank you to my dad. Sa tatay ko talaga ito pinaliitan niya. Galit na galit nga ang tatay ko na nakita niya sinuot ko ito. Sabi niya, ba't sinusuot ko yan? Ayaw niya kasi hindi nagamit yung gamit niya. Kaya nung nakita ko ito sa closet ng tatay ko, sabi ko, tay, ba't ganyan nabit mo? Bakla ka pa? Sabi niya, ewan ko ba? Ganyan rin naman ang lolo mo noon. So sabi ko, ano? Bakla tayo lahat? Sabi ko, hindi ko alam. Baka naging tradisyon na lang. Ngayon pa man, alam kong lahat kayo, katulad ko, ay nanood ng Miss Universe 2018. Lahat tayo aligaga, lahat tayo gumising ng napakaaga para masaksihan ang laban ni Catriona at samahan natin siya noong araw na yon. Tama? Lahat tayo kinakabahan. Tama? Lahat tayo pinipigil ang hininga tuwing may i-announce. Tama? Kaisa ko kayo, at kung kaisa ko kayo, everybody say, whoa! Whoa! Ipapatay mga timang. Kahit si Mrs. Araneta, nakita ko, sabi niya, whoa! Kapaliwala ko si Mrs. Kaisa natin siya. At hindi lang yan, nung in-announce mismo ni Steve Harvey na si Catriona Gray ng Pilipinas ang Miss Universe 2018, ay ba, nagkagulo sa buong bahay namin. Matapos makipagkabugan ni Catriona, kami namang magkakaibigan sa bahay ang nagbubugan. Panoorin niyo itong video na ito. Ulo yung mga kaibigan ko. Umabot sa sabunutan si Farah at Jackal at ibang klaseng ma-excite talaga ang mga Pinoy katulad ko. At siguradong may excite na naman tayong lahat dahil eto na. Makakachikahan ko na. Makakachikahan ko na nga ngayon ang nag-iisa at mahal na mahal natin. Please welcome back Miss Universe 2018, Miss Catriona Gray! Miss Universe 2018. Thank you. In-invite mo pa talaga ako dito. Dahil alam mo, hindi mabupo ang gabi na hindi tayo magkakaini. Bagay talaga tayong dalawa, di ba?
Christmas na kasi naiskoran mo na ako agad. Christmas, ang mukha akong The Grinch. Tignan mo naman. Lumupo tayong dalawa. Bakit yung upuan niya, ang ganda yung sakit, parang, ano to? Christmas. Parang galing ng kalangitan, ito parang galing ng purgatory to. Nagmukha akong alagad ng demonyo rito, itim talaga, napakasama na ugali nyo. Okay, let's sit down. Yung sa'yo may unan pa. Yung sa akin, yung mga ganito, parang lalagyan ng mga ribbon. Yung sa'yo maganda, yung sa'kin lalagyan ng ribbon, alaala ng mga magulang at kapatid. Pinapastos yung talaga ako dito, guys. Okay. Ano ba yung upo? Ganyan dapat. Nakaipit sa... Hirap ko lang dyan. Dito na natin. Kamusta ka? Ayos na tayo dyan. Pag mula nung nanalo ko ni Sinimes, ang dami mo ng interview na ginawa at lahat yung magaganda porma. Mayroon ka lang makakaroon ng interview. Mukhang addict yung ano. Pero bagay pa na tayo sa isang frame, no? Vice and Kat, ay parang pwede tayong ano ngayon, tandem. Kasi nung nanalo si Pia, napakaswerte ko. Kasi pinagbigyan ako ni Pia words lang na sumama sa pelikula ko, napakaswerte ko. Baka pwede naman tayong susunod. Diba? Vice and Kat, ang pangalan ng team up natin, Vakat. Vakat. Vice and Kat, Vakat. Woo! Ganda na ang mga posing namin. Ang ganda-ganda mo. Alam mo, ibang mesa ko pinakita, pero si starstruck ako talaga sa'yo. Napakaganda mo. Ganito-ganito ang nararamdaman ko tuwing nananalamin ako tuwing umaga. Sexy po. Kaya naman, nilalima ko yung damit ko eh. Sabi ko, lalima nung pahin mukhang may goiter ako sa'yo. Napakaganda mo. Kasi ang ganda ng pamilya mo. Thank you. Nakita ko yung nanay at tatay mo kanina. So, ang ganda ng nanay mo. At yung tatay mo mukhang may-ari ng AFC. You know, when I was a little girl, everyone would be like, is that your grandpa? Hindi naman po. Kasi mukhang Santa Claus. Di ba yung Santa Claus lolo natin lahat? Pero your dad is so handsome. Hi, Daddy. Hi, Daddy. Your daughter is so beautiful. Can I be your daughter also? Okay. You have choices. I will be your daughter or we'll make another daughter together. What's your choice? Pero ang gapo talaga ng tatay mo, ano kung may dalang manok? Daddy, isang bakit naman dyan? Ay, yung tatay mo tumatawa na lang pero hindi niya alam siya yung pinagtatawa na yun. Joke lang. Okay, mag-chikahan tayo. And bago tayo magtuloy-tuloy, I want to say thank you very much for allowing me to interview you tonight. Siyempre, Ate Vice, I wanted to guest on GGV before I left. You were so busy. She was actually scheduled to guest, di ba? Kaya lang na-cancel dahil ang dami mong ganap. Siyempre, ayoko namang maabala ka sa pag-prepare mo for Miss Universe. True, but at least mas bongo yung set natin ngayon. Oh, so nilalait na yung set ng Miss Universe. At least love it. Makabunggang siya. But at least nakalamadan ako today. O bakit? Nakapuno lang sa agyo. Ang layo na itsura natin dalawa, ano? Mukhang Miss Universe, mukhang intergalactic na may itsura ko. Anyway, eto na, magtanong na tayo. Kasi syempre, kami lahat ng mga Miss Universe fanatics, ang dami namin mga tanong sa mga sarili namin. Diba kung anong mga nagaganap bago mag Miss Universe, kung anong nagaganap sa backstage, diba kung paano kayo nakikisalamuha sa isa't isa. Pero bago ka pumunta ng Thailand, syempre diba lumalabas na yung mga pictures ng mga candidates from around the world, diba kung sino yung mga kasali. Nung nakita mo yung mga pictures online, sino yung, nung nakita mo sa, ay mukhang ito mabigat kong kalaban ko. Sino yung kinabahan ka? From pictures lang, sa so pictures beauty lang. Sobrang ganda si Miss Russia, Hungary, Jamaica,
Ang naganda nila lahat sa pictures kung nakita mo. Yun nga. Pero lahat sila hindi sumema, yung mga nabanggit mo. So sabi sa inyo, okay na ba mapaniwala sa litrato eh. Naging Instagram ko, daming likes. Ang layo sa katotohanan. Diba? Siyempre sa picture, budol is real. Pero sa picture, sinisa, ah, ito, ang gaganda nila. Talagang feeling mo, mahigpit mo silang kalaban. Beauty of face-wise lang. Oo, face-wise. Pero nung nagpunta ka na doon, nung nasa Thailand ka na, at nakita mo sila sa personal, sino yung, ah, yung namang haka, yung kahit pa paano na starstruck ka din. Starstruck? It always in my mind, si Miss Russia, because she looks like a Barbie doll in real life, not even a poor. Alam mo, you're really beautiful, but you tend to be very offensive at times. Okay, as you were saying, walang kapor-por. As in, like, parang matika lang siya. Oh. Parang ganito lang. May pour ako, pero apat kaya pours. Si Miss Russia talaga, ang ganda sa personal. Yeah, she's the one that's stuck in my mind because every time you see her, she's just... Mabait siya. Oo. Talaga. Actually, it's yung batch, actually. Even when I'm talking to yung housemate ko, si Miss USA. Si Miss USA, yung iba housemate mo. Oo. Iba na bash yun. Pagkaibigan ko, naghihigil ko. Charas lang. Charas lang. Papatawa lang ako. Mabait naman. Mabait yun. Actually, nakasama ko siya ng isang araw. Kumibig yun sa timog eh. Oo, nakasabay ko. Nasa 7-Eleven, bumibili ng hotdog. Sabi ko, ito pala yung misinis. Mabait naman. She was nice. Everyone was nice. Some people are like, baka backstage, there's sabotage, or there's mean girls, but I didn't have the experience. Yung top three mo, oh. nung habang tumatagal na, bago yung coronation night, sino yung parang sabi mo, ay, ito makakasama ko sa top three? Top three? I really saw, South Africa and Venezuela were very strong, even from before the pandemic. Venezuela was one of the first girls to be crowned, and her walk is killer. Like, I love her round walk. And then South Africa naman very well spoken. I also thought that Costa Rica was very strong because she seemed very natural in her personality, the way that she was really friendly. Sino pa ba? Tama na, top 3 lang, di ba? Ay, okay, so ayan. My option! Magaling siya talaga, pero mahina siya sa mat. Buti na lang walang mat sa Miss Universe ko. Tapos nung dalawa na lang kayo ni Miss, sino ba yung... South Africa. Di ba pag dalawa na lang, so magkahawak kayo. Di ba lagi ganun, magkahawak, nakabutot. Tapos hindi naman, wala na kayong mikropono, nakikita na, magkahawak kayo. So gagawin, yung totoo, ano ba mga sinasabi? Did you read our lips? What do you think hindi ko nga eh, kasi tulala na ako nun eh. Ang mahal na nagdadasal na ako nun. Sabi ko, Philippines. Gumagano lang ako. Tapos nakikita ko, sabi ko, tayo na etso sa lang na tayo nitong dalawa to. Pero ang totoo pala, nagmumurahan lang sila. Anong sinasabi niya? It was more like, I said, I'm so happy to be here with you. I know whatever will happen, you'll be amazing. She said, you too, babe, you too. You too lang. You too yung band. You too ka lang, walang masyadong message. Gitera din yun. Such a nerve-wracking moment kasi. Nang sobrang... Pero that moment, you knew it was gonna be you. Kasi we knew it. Why were you praying? Yeah, we knew. From the very start, we knew it was gonna be you. How about you? Did you know it was gonna be you? Because if you knew that it was gonna be you, just like us, we knew it was gonna be you, then it's we all knew. Kasi yung miti mo, yung mukha mo, yung tindig mo, confident na ko, tapos na yung laban. But inside, grabe yung puso ko, as in, like, I felt like I
Yeah, it was just that moment that part of the world shuts down and then you're just waiting for that one country to be called by Stephen. You're hoping and praying that he says it right. Tapos na. Ibang fear eh, di ba? Oh, alakala ko doon, pagpanggit ng country, mag-aante ka ng ilang segundo kasi baka mabawi. Pag sinabing Philippines, kaganyan ka pa mo. Kasi usually kasi, Philippines, ah! Eh, ayun pa si Steve Harvey, Philippines! Well... Diba? Magdududa ka na eh! Well... Hindi nga... Delegate eh? Aba ikaw, well... Yung personal, ang naman sinasabi, anyari! Pero, sa swimsuit, sino pinaka-sex? Costa Rica! Talaga? Yeah, she... Anong waistline niya? Hindi ko alam. I didn't go up to her with a measuring tape. Ang liit talaga ng, ano, kurbada talaga. Yung curves niya, grabe. Well, that's what I find beautiful naman. Pero yung rampa mo, you, parang ikaw yung pinaka-sex. Saan siya ka na, may hirap ako sa, my English is, you know, it's like my cell phone, it's low bat. You have to charge it every now and then. Sino pinaka-best friend? Denmark and Sweden. They're my besties ever since, because actually we're from the same batch of Miss World in 2016. Ah. So parang reunited. Uh-oh. They came to visit the Philippines just after I won Bini Bini. Tapos they were on a trip from India. And then they were actually thinking, you know what, Kat, we'd actually like to try and compete then. And then Miss Denmark, she was appointed. Oh. And she was like, oh my gosh, Kat, we're gonna be together in Thailand. And then Miss Sweden, she competed and she won. So we were like, oh my god, we're all gonna be together! Alam mo, kahit ano sabihin mo, hindi ka naiitigan kasi tinititigan natin. Yung mukha niya parang namumusap. Promise, wala ko naiitigan kasi napapaginin lang ako sa'yo. Ang ganda talaga niya, yung parang, ano, pinakaiba namin, dalawa rin naman ang mata ko. May butas din naman yung ilong ko. May mali eh. Kaya pag sumasagot, kaya hindi ko talaga na iniintindihan, tinitingnan ko na, ang ganda niya itong babae. Ilang taon ka na? 25 ka na, ang fresh mo pa. Ako 24 pa lang, bulok na ako. So sa Miss Universe, pag walang activities, yung mga fellow candidates, ano mga pinag-uusapan nyo? Tungkol pa rin sa contest? Actually, no. We talk about food. Because we're always hungry. And also about our countries. We're sharing about, for me, the Philippines. I keep saying, have you ever visited? Come visit our beaches. Come visit our mountains. That's Sobo. It's edible. It depends on what school you're from. For my school, we say adobo. How about for your school? Adobo? Adobo. Oh my God. It's adobo. When it's fully cooked, it's adobo. But when it's hard, it's adobe. Nagtatanong ba sila? Kasi yung iba, pinapatikin nila yung adobo. Did you ever cook for them? Kaming kitchen job. Ah, wala kayong kitchen? Mahirap pala itong Miss Universe. Wala pa kitchen. May buffet, lunch, and dinner. Oh, isa siya. Buffet. Tara. Paano pag kumakain kayo buffet? Sinisigil din kayo yung...